Okay, maganda itong naitulong ni Meluyap dito kay yung sa aso na si Kamatis Analysis. At least may pagkain itong taong to. Ito yung ano, yung sinasabi na ano, mahilig sa Bible, mga ganyan-ganyan. Eh yung nag-debate ni, nakadebate ito ni Meluyap, umurong. Kung babalikan niyo yung video kasi ngayon, parang ano mga tinatanong niya, anong verse daw. Eh, may computer naman siya, di ba dapat? Hanapin na lang niya doon. O kaya type lang niya. Ang daming tinanong kay Meluyap kung babalikan niyo yung debate nila, yung live debate nila tungkol sa kasalanan. Ngayon itong si Kamatis analysis, si Aso. Eh, bigla ba namang ano, umuro? Umunong sa debate. Bro, may gagawin lang ako ha. Sabay si Bato sa live. Ngayon, nag-change to ng ano, ng content. Kasi, una Bible na. Bible, tapos biglang nanihira na ng tao. Ginawa pa nitong ano, yung ginawa pa nitong issue yung may nag-comment doon sa comment ko na sa reporting on duty, mga ganon. Tapos, may babae doon, eh siguro naingit si, ano, si Kamatis Analysis, si Michael, si Boy Aso. Eh, magchat-chat lang naman sa kanya siguro, mga aso rin na. Unang-una, kung matalino itong si Michael, eh, tama nga observation dyan, eh, nagtatalitan-linuhan lang. Sana in-email ako ng babae, di ba? Ba't pa niya i-comment doon? Mali ba natin nagpapakis ng computer yon? Ganun ka just mo sa itong Bible na ipokritong taong to. Ngayon, sinong nakulto siya? Isipin mo nagbabible tapos magmimintang ng kung ano-ano. Isipin nyo yan, di ba? Mamimintang ng kung ano-ano. Na may nag-comment lang sabihin nagpaplanuhan siya. Unang tanong, sino ka para pag-interesan ng babae maganda na nag-comment doon sa comment section ko? Eh, mukha kang sitso. Lumabas itong pagka-barbie nitong barbing rakista itong si ano, si Michael. Si Kamatis Analysis. Ngayon, natulungan ka ni Kamote. Eh, magpasalamat ka doon. May pangkain ka, may panchicha ka, di ba? Ganyan kababa yung dignidad ng taong yan, nagpalit. Hindi niya kilala si Meluyap, nirespeto siya yung sa debate. Tapos sa atakihin niya ng ganun. Dahil nabigyan siya ng subscribers ng mga zombies ni Atty. Bayan na mayabang din na dinayabangan yung mga abogado ni Senadora Rapi Tulfo na mas magaling pa sa kanya o talo tuloy yung kaso. Ngayon, umaatake na naman. Itong walang kung panonorin yung video ni Michael, si Kamatis Analysis, pangkamatis lang talaga unang-una. Wala kang matutunan maganda, misleading kung ano-ano. At para yung kung babalikan yung debate nila ni Meluyap, talagang kung ano nung tinatanong, alam mo yung parang lasing, parang kumakausap ng lolo, parang ganun ang dating nating litong si Michael, tong si Kamatis Analysis. Ngayon, kung talagang Bible man ka, magbigay ka ng tulong, baka sa pulubin hindi mo magawa. Yan ang mahirap. Ito yung klase ng hinahangaan na matalino daw ng mga supporters na zombies ni Atty. Libayan na ipinasa kanya. Ngayon, ang mahirap nan, paano kung gawin ni Atty. Libayan sa yung ginawa niya kay Nico David? Huwag na huwag mo susubukan na salungatin yung puon mo na si Atty. Libayan, yung amo mo. Baka yung mga subscribers mo mag-alisan pag mamurahin ka pa. Diyan ka natatakot. Ngayon, paano kung nakulong si Atty. Libayan sa copyright infringement niya? Ano ngayon ang i-content mo? Ang tanong, ikaw ba hindi nagtatrabaho, Michael? Kamatis Analysis Unit? Di ka ba nagkatrabaho? Kasi inisip ko rin, kung wala ka social media, paano ko mabubuhay? Eh, sagana ka lang sa hingi. Yung 50 pesos ni Meluyap, ang laking tulong sa'yo nun.
100 pesos na ata, 2 beses na nagbigay sa iyo eh. Malay mo, bigyan ka ulit. Ganyang kabayad ang dignidad mo ngayon, paano ako mapagbibigay ng tamang impormasyon nan kung nababayaran ka? Yan ang tanong ko sa mga followers mo. Eh, kung ito bagay, pare-pareho na kayong mga umas dyan. Eh, tuwang-tuwa sa video mong walang kwenta, walang kalaman-laman. Pero isipin mo kung hindi ka mang bugok, pati babae, pagbibintang mo na kung ano-ano. Na may conspiracy ng sino ka para pag pag-interesan nun. Diba? Eh, barbing metal ka. Walang kakwenta-kwentang bagay, ginawa mo ng pinipitin mo na hindi naman fit. Parang utak mo yan na Michael Kamatsay Analysis Unit. Eh, pangpapala lang ang kailangan mo. Eh, di sana nananawagan ako sa mga zombies yung followers na ito ang libay na walang utak. Abuluyan ka pa ng abuluyan. Huwag kang magala, bibigyan ka raw ni Melo Yap ng 50 pesos na pang dog food. Ayun yung magiging malaking tulong sa iyan yung binigay na 50 pesos sa iyo sa abuluyan mo, di ba? Online abuluyan. Ayun yung pagiging ipokrito mo na kunyari Bible. Ngayon, kung sino man sinasabi mong kulto sa social media, eh ikaw yun, Michael, Kamaz Analysis Unit. Misleading kasi yung video mo kay Pokrotuan. Hindi ka nanayag, patay Bible, patay babae. Winawalang niya mo sa channel mo. So hanggang dito lang muna yung podcast. Maraming salamat. Abuloyin nyo ito si Aso.